Lihim na mayaman. Kabanata 10:55. Hindi naman nagalit ang tatlong matandang lalaki, ngunit mukhang hindi nasisiyahan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa tabi nila. Ang nasa katanghaliang lalaki ay si Zhong Liwon, ang panginoon ng pamilya Zhong. Nang makitang walang gaanong paggalang si Alexander Yang sa tatlong matandang ninuno, galit siyang sumigaw. Anak, bantayan mo yung ugali mo kapag nagsasalita ka. Tumahimik ka. Nakatayo sa gitna ng tatlo, galit na sumigaw ang matandang ninuno ng pamilya Zhong. Tumingin siya kay Alexander Yang na may ngiti sa labi. Nakangiting sabi niya, tulad ng inaasahan sa isang batang bayani. Hindi ko inaasahan na ang batang kaibigang si Yang ay may ganoong lakas sa murang edad. Paulit-ulit na tumanggo ang matandang ninuno ng pamilya Ji at ang matandang ninuno ng pamilya Gu. Puno ng ngiti ang kanilang mga mukha, lalo na ang matandang ninuno ng pamilya Ji. Sobrang saya niya sa desisyon niya. Bagamat nakatanggap sila ng balita na ang taong pumatay kay Xiao Hu ay isang binata sa edad na 20s, hindi nila akalain na si Alexander Yang ay magkakaroon ng lakas na hindi mas mahina kaysa sa kanila sa murang edad. Isa siyang top genius kahit sa Kunlun Secret Realm. Hindi na kailangan pang magsabi ng magalang na salita. Bakit lahat kayo gustong makita ako? Tumanggo si Alexander Yang sa kanilang tatlo na walang pakialam sa tono. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tatlong matandang ninuno. Noong una, gusto lang nilang makita si Alexander Yang, ang sumisikat na bituin sa labas ng mundo, kung makakakuha sila ng katulong para sa tatlong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Xiao ay kumikilos ng walang prinsipyo sa panahong ito. Kahapon lang, namatay ng walang dahilan ang tatlong eksperto ng deity stage na nasa liblib na paglilinang. Bagamat walang ebidensya, base sa kasalukuyang sitwasyon, dapat ay ang mga tao ng Xiao family ang pumatay sa kanila. Gayunpaman, sa paghusga mula sa saloobin ni Alexander Yang, tila hindi siya masyadong interesado sa kanila. Munting kaibigan, dahil pinatay mo ang mga tao ng Xiao family, siguradong hindi ka pakakawalan ng Xiao family. Little friend, sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa atin ay malalabanan natin ang Xiao family. Solemn na ang mukha ng matandang ninuno ng pamilya Ji. Munting kaibigan, marahil ay hindi mo alam na ang matandang ninuno ng pamilya Xiao ay isang tunay na dalubhasa sa Human Immortal. Siya ay lalabas sa Kunlun Secret Realm sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, kahit na may paglilinang ng maliit na kaibigan, ito ay magiging napakahirap para sa iyo na labanan. Nagsalita din ang matandang ninuno ng pamilya Gu sa tamang oras. Oh, sabi ni Alexander Yang na may kalmadong ekspresyon. Naninirahan ka sa pag-iisa sa Kunlun. Mayroon ka bang koneksyon sa lihim na kaharian? Mapait na ngumiti si Old Master Zhong at sinabing, matagal na tayong nawala ng ugnayan sa Kunlun Secret Realm. Ang mga ninuno nating tatlo ay nakapasok na sa Kunlun Secret Realm, ngunit hindi na tayo nakikipag-ugnayan dito ngayon. Gayunpaman, ang Xiao family ay nakikipag-ugnayan pa rin sa Kunlun Secret Realm. Bagamat kaming apat ang namamahala sa pinagpalang lupain na ito, ang Xiao family pa rin ang pinakamalakas. Kailangan nating ipagtanggol ito ng magkasama. Kaya naman ang Xiao family hindi maglakas loob na pumunta ng masyadong malayo. Tumanggo si Alexander Yang. Hindi niya inaasahan na may isang tao sa labas ng mundo na maaaring direktang makipag-usap sa lihim na kaharian. Kung hindi dahil sa katutuhanang napatay niya ang mga tao ng Xiao family, gusto sana niyang magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Secret Realm. Munting kaibigan, maaari mong isaalang-alang ito. Sabi ng matandang ninuno ng pamilya G na may ngiti sa labi. Basta handa kang makipag-alyansa sa amin, handa akong pakasalan ang apo ko sa iyo at lalo pa tayong maging malapit. Kahit na hindi mababa ang apo ko sa mga engkanto sa Kunlun Immortal Realm, tiyak na hindi siya mababa. Little friend, kung may oras ka, bakit hindi ka pumunta sa G family ko at maupo?
May ngiti sa mukha ang matandang ninuno ng G family. Malaki ang tiwala niya sa hitsura ng kanyang apo. Naniniwala siyang tiyak na magagalaw si Alexander Yang kapag nakita niya ang mukha nito. No need. I'm already married. Umiling si Alexander Yang at malinaw na sinabi. Ayos lang. Nakangiting sabi ng matandang ninuno ng G family. Ang tunay na lalaki, sino ang walang tatlong asawa at apat na babae? Tahimik na sinumpa ng matandang ninuno ng pamilya Go at ng matandang ninuno ng pamilya Zong ang magnanakaw ng manok. Kung makakatali sila sa isang makapangyarihang eksperto tulad ni Alexander Yang, ito ay magdadala ng malaking benepisyo sa sinumang pamilya. Bukod dito, napakabata pa ni Alexander Yang, hindi imposible para sa kanya na umabant sa totoong human immortal na kaharian sa hinaharap. Actually, hindi rin masama ang apo ko. Pinunasan ng matandang ninuno ng pamilyang Gu ang kanyang ilong at sinabing. Emph! Ang matandang ninuno ng pamilya Zong ay malamig na bamantong hininga at sinabi. Ito ang Zong clan, at medyo marami ang mabubuting babae sa aming clan. Little friend, bakit hindi mo ito isaalang-alang? Napatulala si Zong Liwon. Akala niya ay isang ordinaryong tao lang si Alexander Yang sa labas ng mundo, ngunit hindi niya naramdaman ang sinumang diksen ng isang cultivator mula kay Alexander Yang. Ngayon, parang si Alexander Yang ay hindi kasing simple nang naisip niya. Hindi na kailangan. Si Alexander Yang ay mukhang kalmado at walang malasakit. Wala siyang pakialam sa sinabi ng tatlo. I will stay in the Zong family for the next few days. If the Shao family comes looking for trouble, I will leave. I'll take it. Kung gayon munting kaibigan, maaari kang manatili sa pamilya Zong sa ngayon. Ang matandang ninuno ng pamilya Zong ay tumango at sinabi kay Zong Liwon na nakatayo sa gilid, Liwon, paalisin mo ang munting kaibigan na si Yang. Yes, Mr. Yang, please. Hindi na nang ahas si Zong Liwon na maging mayabang at magalang na sinabi kay Alexander Yang. Tumango si Alexander Yang at umalis kasama si Zong Liwon. Pagkaalis ni Alexander Yang, ang matandang ninuno ng Zong family ay tumingin sa dalawa pang matandang ninuno at nagtanong, ano ang tingin ninyo sa kanya? Napakalakas niya. Tumango ang matandang ninuno ng pamilya G. Makakatali lang tayo sa kanila, hindi tayo pwedeng magkaaway. Tama iyan. Ang matandang ninuno ng pamilya Gu ay tumango din at sinabi, ang lakas ng batang ito ay hindi hihigit sa ating tatlo sa murang edad. Subukan lang natin siyang talikuran. Dahil sa ugali ng pamilya Shao, tiyak na maghihiganti sila kay Alexander Yang. Sa oras na iyon, paprotektahan nating tatlo si Alexander Yang. Sa oras na iyon, kahit na lumabas ang matandang ninuno ng Shao family sa Kunlun Secret Realm, kaming apat na half-step human immortals ay hindi naman matatakot sa kanya. Tuldok, sa kabilang banda, inakay ni Zong Yan ang magkapatid na babae sa maliit na patio kung saan naroon ang kanilang ina. Bago sila makarating sa looban, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae. Ang mga kabataang lalaki at babae na ito ay lahat ay nakadamit ng marangya at may pambihirang tindig. Zong Yan, dinala mo ang dalawang ligaw na buto. Ang nagsalita ay isang matangkad at gwapong binata na may mapang-akit na aura sa pagitan ng kanyang mga kilay. Dahil sa inyong dalawa, ang Zong family ay nawala ng napakaraming mapagkukunan, ngunit naglakas loob ka pa ring lumitaw dito. Bilisin mo at umalis sa Kunlun. Hindi ito isang lugar na maaari mong puntahan. Yuan Wen, huwag masyadong lumayo. Galit na sigaw ni Zong Zan. Si Yuan Wen ay isang henyo na kinuha ng ulo ng pamilya. Dahil sa kanyang tiyahin, naging tense ang relasyon nila ng patriarch. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yuan Wen ay maglalakas loob na bastyusin siya sa sikat ng araw. Bagamat hindi mula sa apat na malalaking pamilya si Yuan Wen, sikat pa rin siyang henyo ng nakababatang henerasyon ni Kunlun. Sa murang edad, nasa tuktok na siya ng Heavenly Ranking Realm.
Sa mga taong dinala niya, kalahati sa kanila ay mula sa pamilya Zong habang ang iba ay mula sa iba pang mga pamilya na umaasa sa apat na malalaking pamilya upang mabuhay. Ang mga kabataang lalaki at babae na ito ay tumingin kay Shen Chen at sa kanyang kapatid na may mga mata na puno ng panunuya. Nagalit din si Shen Chen at ang kanyang kapatid na babae, ngunit ito ang pamilya Zong, at wala si Alexander Yang sa kanilang tabi. Wala silang magawa tungkol dito. E paano kung sobra? Umiti si Yuan Wen nang walang pakialam at malamig na sinabi. Go and teach them a lesson. Ako ang mananagot kung may mangyari. Abangan ang susunod na kabanata.